Hapdi sa puso. Ito ang kwento ni na Pedro at Tanya. Sa mundong puno ng pagbabago, ang pag-ibig ni na Pedro at Tanya ay tila isang konstante, isang puwersa na lumalaban sa agos ng panahon. Mula pa noong kanilang kabataan, sa mga pasilyo ng high school, kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata. Hanggang sa pagtungtong sa yugto ng pagiging matatanda, ang kanilang pagmamahalan ay naging saksi sa kanilang mga pangarap, tawa at luha. Apat na taong pagmamahalan na pinagtibay ng panahon at pagsubok, si Pedro at Tanya sa bawat pagsubok ay lalo lamang nagiging matatag, tila mga punong hindi matinag sa gitna ng bagyo. Ang kanilang relasyon ay bukas, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Isang bihirang sitwasyon na nagpapatunay sa lalim ng kanilang pagtitinginan. Ngunit, tulad ng isang maaliwalas na kalangitan na biglang tinakpan ng maitim na ulap, ang kanilang pagmamahalan ay sumapit sa isang di inaasahang pagsubok. Isang araw, puno ng kasabikan, nagtungo si Tanya sa bahay ni Pedro. Umaasa sa isang magandang sorpresa. Ngunit ang sorpresang nadatnan ay isang malagim na tanawin na magpakailanman ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa sala ng bahay na minsan nilang pinagsasaluhan ng mga masayang alaala, nadatnan niya si Pedro na may kasiping na ibang babae na nagngangalang Sista. Ang sandaling iyon ay sapat na upang wasakin ang lahat ng tiwala, pagmamahal at pangarap ng kanilang binuo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tanya. Ngunit ang bawat patak ng luha ay tila sumisigaw ng sakit at pagtataksil. Sa harap ng pagtataksil, mas pinili ni Pedro si Sista kaysa kay Tanya. Isang desisyong nagdulot ng matinding sakit at pangungulila. Si Tanya, na minsang puno ng pag-asa at pagmamahal, ay naiwan na lamang mag-isa. Dala ang mga basag na piraso ng kanilang pagmamahalan na hindi na maaaring bubuing muli. Ang kwento ni na Pedro at Tanya ay nagtapos sa isang masakit na paalam. Isang paalala na ang pag-ibig, gaano man katatag at kalalim, ay maaaring masubok at masira ng pagtataksil. Si Tanya, sa kanyang paglalakbay patungo sa paghilom, ay natutunang yakapin ang sakit, gamitin ito bilang lakas upang muling bumangon at harapin ang bukas na may bagong pag-asa at lakas ng loob. Ito ang Hapdi sa Puso, ang kwento ni na Pedro
at Tanya.